Hi guys! Tara, samahan nyo ako maglakad today. And of course, tikman natin ang masarap na bok choy ng JD's Manukan. Usually, lumalabas ako para maglakad or tumakbo early in the morning and today, 9:55 a.m. na. Anyway, usapang adulting tayo habang naglalakad ako. Pero pupunta muna tayo ng BDO. Pupunta talaga ako ng SSS kasi maghuhulog ako ng aking contribution. Actually, pwede naman siyang gawing online. Pero ako gusto ko over the counter para nakakapaglakad ako kasi exercise nga naman. Yun ang maganda kapag ang bahay mo ay accessible sa lahat ng needs mo. Pwedeng-pwedeng lakaran tulad ko na mahilig tumakbo. May bills lang ako na kailangan na bayaran kaya dumaan ako ng bangko. Ako kasi inuuna ko na bayaran ang lahat ng dapat bayaran bago ang lahat para walang stress at sakit sa ulo. Dapat responsible tayo sa ating financial. Lalo na kapag adult na tayo, dapat kaya na nating buhayin ang sarili natin yung hindi tayo umaasa sa iba. Lalo na may pinapaaral ako ng kapatid na nasa third year na siya sa college. Isang taon na lang, graduate na siya at sobrang nakakagalak ng puso kasi president's lister siya, running for magna cum laude or cum laude. Same ng bunso ko na kapatid na babae pero ang dad ko naman ang ipapaaral sa kanya. Tulungan kasi kami kung paano mabago at umangat sa buhay. Madami kasi kaming magkakapatid kaya need na mag-sacrifice. Kaya sabi ko, unahin ang education. Kahit kubo ang bahay sa probinsya, it doesn't matter. Mapapaayos din yan, magtapos muna kayo. Kasi self-supporting ako, nagtrabaho at nag-ipon. Pinaaral ang sarili, nagtapos ng magna cum laude, high academic excellence award, best OJT, and best thesis. Kaya maganda talaga magpakita na magandang halimbawa sa mga nakakabatang ngayon, kapatid. Ngayon, kasama kong nakatirang isang brother ko sa condo. Nahuli na kasi siya sa enrollment ng course na gusto niya. Sabi ko sa akin, kamuna tumira at magtrabaho ka para may maipon ka at magagastos sa pasukan. Although ako magpapaaral sa kanya, kaya bali dalawa na ang college ko next year. Yung isang teacher, pero ang major niya is culinary food management after graduation at kapag nakapasa na siya sa LET, mag-aaral din siya ng culinary tulad ko. Ang bro ko na nakatira sa akin ay architecture ang kukunin niya. And ang seaman na kapatid ko na nasa training pa para sa kanyang international and dumadalaw siya ng once or twice a month. Ayan, nandito na tayo sa SSS Diliman. Sobrang importante na maghulog tayo as an adult para secured ang pagtanda natin. After ko mapaaral ang mga kapatid ko, insurance naman ang kukunin ko. Mahirap kasi kapag walang mabubunot sa pagtanda. Like ang parents ko, same senior na, wala silang SSS. Kaya dapat mamulat ang bawat individual kung gaano kahalaga ang may mapagkukunan tayo pagtanda natin. Ang dad ko naman, malakas pa siya at nag-work, even my mom, punta naman tayo pa. Sa diagnostic center para mag-inquire kung magkano yung vaccine na kailangan ko at medical test. Requirements kasi upon enrollment, ay di ko pala nabanggit na even ang sarili ko ay mag-aaral pa starting September. Kukuha ko ng culinary diploma with an international certification. Kaya next year, tatlo pala ang estudyante ko kasama ang sarili ko. Tapos na ako ng aking bachelor's degree at nag-aral ako sa Colegio de San Juan de Letran, Calamba. Kung gusto mo talagang maging isang magaling na professional chef, kinakailangan na may diploma tayo sa culinary. Ang plan ko talaga sa US mag-aral kasi di kaya ng budget at hindi pa ako makabalik. Direct hired ako ng previous employer ko kaso natatagalan ng process at inuna na nila nakunin ang mga chef from South America. Kaya sabi ko, dito na lang ako mag-aaral. Total ang Lyceum of the Philippines sa Calamba ay isa sa best culinary school and most awarded culinary school sa Pilipinas. Yun, nagtanong na nga ako kung magkano sa food industry kasi very important ang HEPA A and B na vaccination. Yun na nga, natanong ko sa loob at almost 6K ang vaccination and almost 1K naman ang iba pang test. Sobrang init kaya bumili ako ng malamig na tubig. Sabi ko nga sa sarili ko, kung madamot ako at hindi ako nagbibigay sa family ko at mga kapatid ko, ang dami-dami kong pera. Yung monthly allowance ko sa sarili ko, sobra pa ang nabibigay ko sa family ko. Gusto ko kasi lahat kami umaangat sa buhay. Kapag same tayo ng vibe at nakikita ko na nagpupursige ka at andyan ako para mag-extend ang help. Sa family kasi di may iiwasan na may mga black sheep. Yung stress ba? Kaso di na ako nagbibigay ng energy dyan. Doon ako sa family member na tinutulungan ang sarili para magkaroon ng magandang future. Natatayo din sila sa sariling paa nila. Ayan! Kakain na tayo guys! Comfort food ko ang mga pagkain na may sabaw, lalo na ang noodles. Ilang beses na ako nakakain nito through Food Panda. At ito ang first time nakakain ako sa physical store ng JD's Manukan ni Sir Joel Torres.
dito yung lang artista. Yan sa Street 64 Scout Borromeo Street, Diliman, Quezon City, 1103 Manila. Isang mangkok na bok choy na good for two ang order ko with egg, 170 pesos kapag walang egg at 190 pesos with egg. Ang ganda din ng ambience ng kainan, nakalagay ang mga pelikula ni Joel Torre at ang ganda ng painting na may makasama siyang karakter ng pelikula at nasa center ang bok choy. Yay! Ubuusok talaga ang bok choy. Yan ang gusto ko. Dapat kapag hot ang food, serve it hot. Kadalasan kasi may mga kainan na nagsiserve ng hindi mainit. At ayoko ng ganon. Nawawalan ako ng gana. Sobrang sarap ng bok choy nila. Madami na din ako natikman na bok choy. Pero ito talaga ang swak na swak sa aking panglasa. Lasang-lasang baboy na matagal na pinakulo sa sabaw. Madami din ang servings ng noodles and sahog. Merong chicharong baboy, atay ng baboy at baboy na tamang-tama ang pagkalambot. Perfecto sa kalamansi, suka at sili. Ayan na nga, gusto pang sumama at lumangoy ng ating maliit na tasa. O ayan, tara, sabahan nyo akong kumain. Yay! Excited na akong kumain. Sabi ko nga guys, malungkot ako, may sakit, masaya. Comfort food ko talaga ang may sabaw, lalo na ang noodles. Talaga nagpapasaya to sa akin. Kagaya ngayon, gutom na ako at ito ang pagkain ko for kaya, the whole day. Kaya, rinirecommend ko sa inyo ang bok choy ng Jatus Manokan. Sobrang sarap, hindi kayo magsisisi. Kitang-kita naman sa ebidensya, ubus siya. Sobrang dami kasi ng sabaw, kaya hindi ko siya nasimot. O, ayan, 190 pesos lang. Ayan, tapos na tayong kumain. Samahan niyo akong bumili ng dinner ko and may bibilhin din ako for my pamangkin. Balik tayo sa adulting. Maraming matatamaan sa sasabihin ko pero maraming sitwasyon na ganito. Kapag adult na tayo, lalo na kapag may pamilya na, dapat kaya natin ang sarili natin. Kaya mo na mag-provide sa sarili mo at sarili mo na pamilya. Kung single ka pa at di mo kayang buhayin ang sarili mo, huwag kang magpapamilya. Kawawa ang mga magiging anak mo. Walang karapatan na magpamilya ang hindi kayang bumuhay ng pamilya. And kapag family member ka at pamilyado ka na o single ka man, okay lang na hindi ka tumulong sa magulang mo o kapatid mo. Basta ang sarili mo, kaya mong buhayin. Hindi yung pabigat ka pa sa pamilya mo. Sa desisyon sa buhay, huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakapahiya ng buong pamilya mo. Kadalasan, kung sino pa ang walang ambag, sila ang magulo at maingay. Nakakahiyang ugali ng isang adult. Kaya kung adult ka at ganito ang ugali mo, mag-isip-isip ka din kasi isang malaking responsibilidad ang maging isang good adult. O ayan, tapos na tayong mamili. Sunod naman tayo sa ating next destination. O ito guys, ito ang nakakatuwa. Kasi pagpasok ko dito, of course, sobrang helpful ng ating guard, ng guard ng establishment. And ayan na nga, nakakatuwa kasi nung babayaran ko na aking mga pinanili, nagulat ako kasi nasa dollar siya. Oh my God, more than $1,000. Sabi ko, grabe naman. Yun pala, sabi ng sales lady, yung ID daw nila ang may gawa nun, nasa dollar ang kanilang ano. Sabi ko, grabe naman, nakakagulat. O ayan, dito na tayo sa bukuhan. Yung tama lang ha. O, ibigay kayo yung pinakamalaki. Yung tama lang. Kasi kabayan lang kita. Taga Masbate, si Kuya. Parehas ko, taga Bico. Ayan. 40 pesos lang. Ang stricto. Hindi mo ba? Ay, nahihiya ako. Hindi naman ako talaga totally vlogger na vlogger. Pag may time lang kasi sayang na pupuno. Oh, ayan. Nag-shower na. Ayan. Sarap. Parang ano naman yan? Parang uhog. Ito naman to. Ah? Kasi marami tayo may laman. Manunod ng laman talaga ito. Oh, mansa kaya. Oh, pero okay lang. Oh, sarap. Oh. Uhog. Mansa kaya yan sa damit. Oh, yung silamsik. Ayan, oh. Yan. Yan. Thank you, ate. Ayan. May followers sa ayo. Oh. Si kuya, tapos si ate. Oh, siyempre. Ay, thank you so much. Thank you. Taga saan po kayo, Caloocan? Ay, thank you. Nagla-live ako ng mga 7:30 or 8 ng gabi. Yan. Thank you. Ano name mo? Maymay po. Hi, Maymay. Yan. Oy, thank you. Ayan. 1:10 na ng hapon. 3 hours din tayo naglakad. Dito na tayo sa bahay. Ikaw, sa tingin mo, responsible adult ka. And magandang example sa kapwa mo, family mo, ang mga ginagawa mo. Muli, ito sa The Flying Running Chef. Nagsasabing God is good. Follow for me.